Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po si Yuri Saito to learn with me, Brand Ambassador ng World of Feng Shui and Business Associate. Ano ang ating pag-aaralan ngayong araw na to? It's all about yung mga gustong magkaroon ng anak at bakit hindi kayo mabuntis. Ngayon ito, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mabubuntis. Okay, use a little help from Feng Shui. Ito na siya. Okay? Ngayon, unang-una, change your sleeping direction. That is according to your kuwa number na naman. Reorientate the marriage bed so that the couple are sleeping with the head pointed to the man's nyen-yen direction. Ano ang nyen-yen na yan? That is the love direction under the 8 mansion kuwa formula method. Kung gusto ninyong panoorin, nandyan yan. Mag-scroll down po kayo sa aking mga videos, makikita po ninyo about yung kuwa number. Kung paano ninyo gagamitin, kung anong kulay ang dapat sa inyo, at anong kulay ang hindi maganda para sa inyo. This is the family luck orientation. And when you sleep with this orientation, it brings wonderful family luck to husband and wife. Everything is harmonious for them, including their fidelity to each other and the fulfillment of their wish to start a family. Kasi ito, meron akong isang kliyente na 2 years nang nagpapa-inject. Nagpapa-inject para para magkaroon sila ng anak. 2 years. 2 years nilang ginawa, pero hindi sila nabuntis. Nagbayad pa sila ng magkano, daang lapad ang binayaran, pero hindi sila nabuntis. Samantalang sa akin, 8 lapad lang ang binayaran nila. 1 click, 1 month lang, buntis na siya. O, di ba? Lahat pa ng problema niya, naayos ko. Kaya ang feng shui ay totoo. At this is not against religion as as I've said, kasi we are referring on the numbers, we are referring on the elements, and we are referring on our kuwa numbers, which is number pa rin. Because we have 4 good location and 4 bad location. So, kailangan, alamin po natin yan. Okay? Mag-aral po kayo para matuto kayo. Dahil hindi lang ang mga ibang kaibigan ko, ang mga ibang kliyente ko, natuto sila at napakaganda ng kanilang career. Hindi lang career, ang kanilang buhay. So now, place a pair of fertility elephants. Kailangan nakababa ang muso. Okay? On the table side, beside the bed, inside the bedroom. So, kailangan meron kayong fertility elephant. So, meron po ang World of Feng Shui. Pwede po kayong mag-order po sa amin. Lalong-lalo na, paalis po ako papunta ng Malaysia next month by November dahil need ko pong bumili talaga ng mga products ng World of Feng Shui. Okay? It can be any size, kahit na anong size pwede. If you like them large, then place them on the floor, flocking the bed. Kailangan nakatungo sa bed ninyo. Okay? The Chinese believe that the elephant is a precious symbol which brings family luck. And the image of one with its trunk down, yung muso niya nakababa, okay, attracts children into the family. In Beijing, the road that leads to the Ming tombs is lined with huge life-sized elephant sculptures. Local folklore has it that any mother wishing for a son need only rub the back of these elephants. Yun yung mga ginagawa ng mga yung mga Chinese belief, okay? Ngayon, pangatlo. An excellent method to attract fertility luck is place the image of a bunch of pomegranates in the bedroom. These are excellent symbols of fertility as well. Having the real thing is great, but if you cannot find them,
Mas maganda sana kung ano, original yung makukuha ninyong yan. Then, a painting of picture of them will do just as well. Ngayon, place the medallion of Kuan Yin. Meron tayong Kuan Yin dyan. Holding a baby. Okay, near to your bed. Then, it is believed that when you place an image of Kuan Yin holding on to a baby, she will help you conceive and bring you children with good attitudes and they will be fertile. Another image for improving fertility is the fertility Tara. In this case, you can display the fertility Tara on your home altar and offer her some flowers and 7 small bowls of water. Now, finally, number 5 is, here is the method na napakaganda. Hang a picture of 100 children in the house on a wall which you cannot fail to see each time you enter the home. Kailangan laging nakatutok ang mata ninyo diyan sa, ano tawag dito, sa painting na yan, 100 children. Ano, World of Feng Shui is, anong tawag dito, is selling 100 children na painting. Okay? Katulad nito, eto, meron pa po akong isa nito. This is really very good. That is, ano, Golden Mountain with birds na talagang napakaganda. So, this is a famous painting and most Chinese emporiums should carry this. Okay? If you cannot find such a painting, then look for a painting of a photograph of a cute baby or a child and then hang it on the wall. Baby energy is most powerful in Taoist feng shui, like attracts like. So if you want children, have children images in the home. Eto, may kukwento ako sa inyo. Yung Kim Anderson na baby, ang cute-cute niya, puzzle yan. Alam niyo yung pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ginawa ko po yan. Yung 1,000 pieces, nagawa ko lang ng ilang araw. Gustong-gusto ko siya, ang pogi-pogi niya. Ang cute-cute ng bata. Alam niyo sa totoo lang, walang silbi ang aking gym. Dahil po, nabuntis po ako at lalaki nga. Nakita nyo naman ang aking anak na lalaki, napaka-pogi. Hindi naman sa pagmamalaki, ang pogi po ni Yuta. Na-attract yung image nung bata na gusto kong mangyari. So, talagang ang feng shui po talaga, totoo po yan. Kaya, kung alam ninyong ayusin ang ating bahay, maging maganda ang ating maging maganda, ma-attract natin ang good energy. Nandyan po ang feng shui. Totoo po siya. So, next month, I will be going to Malaysia para makipagkita rin kay Madam Lillian because it's been a long time. It's been 2 years na hindi ko po siya nakita. It's because of the pandemic. So, this is now my chance to travel. Kasi nung araw talagang sa totoo lang, lagi po ako nagta-travel every month or every month nagta-travel po ako dahil nga sa business na ginagawa ko. So, kung talagang gusto ninyong maging maayos ang inyong buhay, nasa sa inyo po ang decision. It's all on you who to decide kung gusto ninyong maging successful or not. Katulad ko, lahat ng trabaho, wala akong, anong tawag dito, konti lang ang tulog ko, pagod na pagod po ako, pero hindi po ako nagre-reklamo dahil kapag ikaw po ay may kumpanya at kapag ikaw ay gusto mong lumago ang iyong kumpanya, wala po tayong pinipiling oras kahit sa pagtulog. Sa totoo lang, konti lang ang tulog ko. Nagagawa ko pang mag-shoot para play po ako o maituro sa inyo. Kasi I know you need it. So next year, we are a year of the rat. Okay? Rabbit.
We are protected by the Taisui. Nasa amin ang Taisui. Kaming mga rabbit or eldest son of the family, nasa amin po ang Taisui. So kailangan po natin maghumawak ng Taisui para maprotektahan po tayo ng God of the Year. At ang aming kaharap ay rooster, so affected po directly against the rooster po ang Taisui, God of the Year. So ang mga rooster, kailangan po natin protektahan po ang ating sarili. At the same time, ang number 5, it will go down to northwest. So ang mga northwest are the father, the boar, and the dog. Kaya nasa inyo po ang misfortune star next year. Ngayon, ang victory star is nandyan po sa mga mother. At the same time, ang sheep and monkey. So, ang victory star, victorious po tayo pagdating ng 2023. So, marami po tayong ituturo. Sa mga gustong mag-aral or mag-update kung ano yung mga mangyayari next year. Meron po tayong feng shui update dito po sa aking opisina mismo. 3,000 po ang bayad and may pagkain din po. Kumuha na po kayo ng slot ninyo dahil I can only teach 10 people in one day. In a day. So, kailangan ko pong i-divide yaan kung sino-sino yung mga gustong pumunta. Sana po masuportahan ninyo ako or masuportahan ninyo ang sarili ninyo kung gusto ninyo talagang malaman kung ano ang mangyayari, what is in the store of 2023 Year of the Rabbit. Rabbit po tayo. So, Year of the Rabbit, that is, eto pa, rabbit, rooster, rat, and horse are, kami po ang simbolo ng pag-ibig. Kami po ang peach blossom animals po kami. So, ibig sabihin, dahil peach blossom animal kami, next year is Year of the Rabbit, ibig sabihin, attracted ang bawat isa. So, ang infidelity ay malakas. So, kailangan po natin mag-ingat. We need to be wary next year about our relationships. So, dito na po nagtatapos ang lahat-lahat ng aking To Learn With Me. Okay? Sana po may mga napulot po kayong mga pag-aaral o studies natin ngayong araw na to. At i-input po natin yan. I-incorporate po natin yan para maging maganda ang ating buhay. Okay? So, sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Click the tiny button para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ako po si Yuri Saito na nagsasabing, hate what is evil and hold on to what is good. Do not let evil defeat you. Instead, conquer evil to good. Maraming salamat po. Bye-bye.